Yun, so ito yung makina natin na 4JJ2 na dating belt drive or timing belt. Gagawin natin siyang timing gear doon sa JB1 na ano, timing gear. Lahat kukunin natin. So gagawin lang is para magiging ano lahat, timing gear na siya. Syempre bubunutin tong timing gear nito sa ano, sa kanyang crankshaft. So galing to dun sa isang sigunyal, binunot ko na. Tapos yung camshaft gear ilalilipat ko rin dito. So ito kasi yung camshaft na gagamitin ko. Pero kapag yung camshaft na ikakabit nyo is goods pa naman, so salpak lang po yan. So sa akin kasi sinukat ko ng caliper, mas lamang na kun dito ng ilang ano, point lang naman sa sukat sa caliper. Ito na yung nilagay ko. Tapos ito rin yung kasama dito na camshaft sa block na to. So yung camshaft bushing, ano yun siya, match talaga dito. So yun yung kinabit ko. Tapos bubunutin natin tong cam gear, pati tong retainer or yung stopper nya. Ito yung nakatornilyo sa block. Tapos siyempre kompleto yung inyong mga timing gear. So nilipat ko itong galing sa kabila, yung lagay ng idler is ilalagay natin dito. So kapag ka naka timing belt pa, sarado to. So kung makikita nyo, meron siyang tapal ito. So dito yung nakalagay. Yan. Na ganyan. So para mai-install natin to, yan, maikabit natin to, bubunutin natin. Yan. Tapos huwag yung kalimutan linisin yung butas dyan, kasi puro na-stack na oil yung nandyan, kaya medyo buo-buo yan. Linisin nyo muna bago nyo i-salpak to. Yan. Pasalpak lang naman to siya. Yan o. So, isushoot nyo lang yung butas. Okay. So ganyan. Dito naman hindi rin kayo magkamali, kasi meron tong tornilyoan dun sa shower nung papuntang injection pump. Ito yung shower nya. Okay, so sa pagkabit nyan kailangan match na lahat bago nyo i-tornilyo to, bago nyo i-tornilyo tong dalawang 12mm dito na bolt. Yan, kailangan ano muna lahat, naka-set na yung timing natin. So ito, wala na yan, tapon na natin yan. So pinag-mix kasi natin tong dalawang ano, makina.